So kung ipupush natin ito, makikita natin siguro. Ooh, great job, Daddy. Oh my gosh. Yung microwave namin, all of a sudden, hindi na nag-work. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Mayroon siyang power, pero hindi umiikot yung plate at hindi rin umiinit. Wala kayong maririnig na ingay indicator na gumagana yung microwave, pero gumagana yung timer niya at yung ilaw. Ngayon, sinerch ko sa YouTube kung paano ayusin. Nabanggit niya na isa sa mga cost nun is hindi na detect ng microwave na nakasarado yung door ng microwave. So, yung microwave kasi, yung door, lahat ng door na electrical, merong tinatawag na micro switch. Katulad ito, micro switch. So, ito yung indicator niya. Kung makikita niyo rito, sa arcade game to, ito yung ginagamit sa mga arcade game na pag pinindot mo yung push button, ito yung tinitrigger niya. Luckily, yung micro switch sa microwave is same size para dun sa arcade, kasi meron akong stack nito kasi dun sa previous project ko nagawa ako ng arcade. So may mga micro switch akong stack. So I think papakita ko sa inyo, pero bubunutin ko muna yung saksakan. Okay, kung makikita nyo, bubunutin, bubuksan ko muna yung door para mabunot natin yung micro switch. So kung makikita nyo, ito yung isang micro switch. Ayan. At meron dalawa dito, isa pangalawa dito. There's two microwaves. So, ito yung pangalawa at yung pangatlo sa baba. Daddy, those are microwaves. Nandito, ayan. Yung sa microswitch na stock ko is tatlo yung terminal niya. Kasi meron siyang yung ground, dalawang positive para sa open circuit at saka closed circuit. Dito sa microwave, etong trigger switch niya is nakalubog, so hindi na siya gumagana. Kasi dapat ito palagi nakaangat, katulad na ito kung i-compare mo siya dito para malalaman ng micro switch na pinupush siya. Ito sira na, so hindi siya nakaangat. Sira na yung spring. Walang way sa akin to para buksan at ayusin yung spring. Since namura lang naman to, I believe it's maybe like 25 or 50 cents lang yung isa niya sa mga arcade website. Titingnan natin kung mapapalitan natin to kasi yung terminal niya, yes, but the terminal, it's so tight. I'm gonna need the applier. So kumuha muna ako ng long nose kasi mayroon tanggalin tong terminal, wire terminal. So make sure na yung mismong terminal yung hihilay nyo. Ayan, kaysa dito sa wire. Kasi mabubunot yan. Mabubunot, mahihila nyo yung wire, matatanggal yung terminal. Ito yung galing sa microwave. So pag binaba ko to, makikita nyo, bumababa itong button niya, itong trigger. Bumababa. So ibig sabihin, sira na yung spring niya. Ngayon, kung meron kayong ganitong micro switch, yung sa baba niya is negative or ground. Ito yung sa microwave, isa lang yung terminal niya para sa positive. Open circuit to, ibig sabihin palagi naka-open. So pag di mo pinupush, hindi siya magko-close. Micro switch para sa arcade is dalawa. Normally open at saka normally close. Ito yung palaging naka-close, ito yung palaging naka-open. So ito yung gagamitin natin. At saka itong ground. Mga kababayan, nagkamali ako. Kasi hindi ko namarkahan yung ground and ano, yung ground. Pero kung titingnan natin, dalawa yung ano niya, dalawa yung color scheme niya na ginamit. Is yung black is para sa ground. Sa ground. Yung brown is positive yan. So since na pareho yung ginagamit nila, mag-a-assume na lang ako na kahit alin diyan po pwede kayo magpalit. Basta
gagamitin nyo is yung normally open. Kahit na magpalit yan, walang problema. Normally open dito tayo sa baba. Okay, so now, isasaksak natin yung microwave at titingnan natin kung tama yung kabit natin. Okay, so subukan natin na mag-press na 30 seconds. So balik tayo dun sa nauna kanina, ito yung nangyayari. Kasi hindi alam ng switch na naka-push siya. So kung ipupush natin ito, makikita natin siguro. Ooh, great job, Daddy! Oh my gosh! Iyon ulit natin ng 30 seconds. Nakasarado to. So, nakasarado siya. Okay. Pero kung ito yung gamit natin nung una, hindi niya alam na nakasarado kahit na nakasarado na siya. Kasi hindi gumagana yung switch niya. So, pagka ino natin, 30 seconds, magpainit tayo, hindi niya alam na nakasarado. Pero pagka ito, pinres ko, itong button na to, kung makikita nyo, na umiikot na yung plate. Okay, so pag tinanggal ko to, wala din. Hindi niya ulit alam na nakasarado yung door. So ito yung problema. Mabuti na lang. At meron din mga YouTube na katulad nito or katulad ng mga napapanood namin kung paano mag-fix. At mabuti na lang is meron akong mga micro switch na naka-store. So now, we can heat up the food here. Ooh, now I'm gonna make a coffee. Buti na lang meron ako ano, micro switch.